What's up mga Lodi? It's Benny Love TV. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin is kung pwede pa nga bang makabarako ang putol ng paa o wala ng isang paa. So ito mga kalapatids is yung vlog natin na anak ni Estapa. So, ang Estapa na pangalan is nakuha natin yung sa real time mga kalapatids, yung champion na kapagpagaling sa asawa ng in-interview. So, ito nga si Team is putol yung isang paa niya at sumapit nung bata pa siya, sumapit yung sing-sing sa alambre at nalambitin siya kaya namaga yung paa niya at naputol mga kalapatids. So itong nga pag-uusapan natin kung pwede pa nga bang makabarako yung putol yung paa o isa na lang yung paa na kalapati. So mga kalapati, pwedeng-pwede eh. Kasi hindi naman si Milya yung nawala sa kanila yung isang paa. So pero mahirapan yung ating kalapati dahil isa nga lang yung pang tukod nila pag pumapatong sila sa babae. Kasi ang pagpapares ng kalapati mga kalapati is pumapatong yung lalaki sa babae mga kalapatids. May pag-asa pa yung mga putol na paa. Kung may putol na paa kayo mga kalapatids, pwede nyo pa rin i-breed yan mga kalapatids. So ito yung halimbawa na naputol yung paa. So ito hita, malapit sa hita mga kalapatids yung naputol, pero natira pa rin yung hita niya. So ito nakakalipad pa nga ito mga kalapatids at di naman naapektuhan yung paglipad niya. So tinutukod nga din nila yan. So ayan kung nakikita nyo, tinutukod din nila yan mga kalapatids. So ayos na ayos yan, makakabara ko yan mga kalapatids. Kaso 50-50 nga lang kung may similya o wala. Kasi mahirap nga mga kalapatids kasi di sila makapatong. So kaya 50-50 pa mga kalapatids kung magkakasimilya nga ba yung kalapate o yung itlog nila. Kasi hirap ga yung gap na pumatong doon sa in. Pero sa akin mga kalapatids, nagpares tayo. So kung naalala nyo yung kaipers natin na direct Bing Ventura is naputol nga yung paa, nawala na nakita mga kalapatids. Mas malala yun kaysa dito, pero nakapatong pa rin siya mga kalapatids yung kaipers natin na naputulan ng paa. So ayan. So hanggang ano na lang 20. So ito nakakabara ko pa rin naman mga kalapatid. So papakita ko sa ingay mga kalapatids kasi may nag-aaway dito sa lugar namin. So ipapakita ko na nga sa inyo yung paa niya mga kalapatids na naputol. Ayan, ilak muna natin to, baka ilak pa ng iba. Sayang to pag nakawala yung bastara natin. Ayan nga siya mga kalapatids, hirap nga siya makatukod. So ayan, kitang kita nyo naman. So di kagaya na ito, nakakatukod pa mga kalapatids. So ito is yung tatay na ito mga kalapatids, yung blue bar sa taas na Ding Ventura. So ayan yung tatay niyan. So ang line nito is Kuiper's Cross Bastra tukod. So ito yung Kuiper's natin na tatay niya mga kalapatids. So tumapit din to sa bakal mga kalapatids, sa steel matting na ganito mga kalapatids, yung pang ibon. So sumapit yung sing-sing yan at namaga nga din mga kalapatids. At ayun, wala mga kalapatids, di natin naagapan kasi mukhang matagal na nga naka ano dun, di natin napansin. Pero ito yan, nabali yung paa niya mga kalapatids. So wala tayong nagawa, inayaan na lang natin maputol. Pinutol na din natin mga kalapatids, pinutol natin kasi baka umangat pa, mapunta pa dun sa binte mga kalapatids, lalong lumala. So ito nakakabarako naman, kaso hirap nga siya pumatong sa bastra natin kasi isa nga lang yung paa niya. So katulad sa perch, hirap din nga siyang pumatong sa perch. So ayan, napakagandang ibon nito mga kalapatids. So naka MMFs ito, kulay blue mga kalapatids. So ito nga yung anak niya. So yun naglalayas mga kalapatids. So anak niya, so napakaganda. So ito nga nabili nga natin kay Kuya Ding Ventura to mga kalapatids.
ng direct, nag-direct tayo doon sa loob ni Kuya Ding. So napakaganda ng mga ibon doon, mga kalapatid. So wala akong masabi. So kung pwede lang bilhin nyo lahat, bibili natin, kaso wala tayong pera. So napakagandang ibon, mga kalapatid, yung nakuha natin. So si Kuya Ding yung pumili nito. So maganda naman yung binigay niya sa atin. So maraming salamat, Kuya Ding. So napag-produce na natin nito. So pero hindi pa natin nakakarera yung anak nito, mga kalapatid, kasi yung dapat na pang north natin is na bugok, mga kalapatid, dahil nga dyan di na tayo nakapol dahil na ano yung paa niya, mga kalapatid. So kita nyo yan, may langgam nga dito. So ayan, ayan din yung ano, mga kalapatid, yung paa niya na putol. So ayan nga, tignan nyo naman, di na siya makapatong. Hindi katulad dito is nakakapatong pa, mga kalapatids. Mahaba pa. So ito is mahaba yung naputol, kaya nga di na siya makapatong. Pero nakakabarak pa rin naman to, mga kalapatids, kaya okay pa to. So di ko lang alam kung may similya nga ba yung initlog nila ng bastra natin. So sa tingin ko naman is may similya. Pinasitter natin, mga kalapatids, kasi ikukuhanan nga natin siya ng second clutch, mga kalapatids. At para maparami na din, kasi hirap na nga siya, mga kalapatids, sa kalagayan na yan. Is hirap na siya. So kaya kailangan na natin magpasitter para bumilis yung pagdami ng bloodline o lahi niya, mga kalapatids. Kaya ayun din yung isang purpose ng sitter natin, mga kalapatids. So kung nakikita nyo, mga kalapatids, di niya talaga mapatong yung kanyang paa. Kasi napakaikli na nga lang, mga kalapatids, di na niya matukod. So hindi na pantay yung katawan niya kapag tinukod niya. So naawa nga tayo dito sa ibon na to. So di naman natin to pedikal, kasi pure kaipers niya to, mga kalapatids, at directing bintura pa. Wala na tayong pambili, mga kalapatids, ng ganito. Pinagbigyan lang nga tayo ni Kuya Ding dahil medyo low budget pa tayo, mga kalapatids. So natawaran natin to, mga kalapatids. Di ko na sasabihin yung presyo. So kung gusto nyo naman bumili kay Kuya Ding is nagko-confirm na nga siya ng FB. So search nyo lang sa FB, mga kalapatids, Ding Ventura. So add nyo na lang, mga kalapatids, at i-PM nyo. O kung gusto nyo is i-PM nyo ako para i-recommend ko kayo kay Kuya Ding kung may pang out nga ba siya. So ayan, napakakainis ng kalapating to. So tumutuwad nga siya, mga kalapatids. So hindi siya makabalance, kawawa. So nakaproduce na nga tayo ng isa, kaya ayaw natin mawala yan. Baka hindi na to makabarako o mirap na to, mga kalapatids. Kaya iniingatan na natin yung isang anak niya, at lumalayas pa yung anak. So ito nga siya, mga kalapatids. So ayan, di ko alam kung siya nga ba yung mangingitlog. Di ko alam kung ba't nagkakaganyan, tatay yata, mga kalapatids. So napakagandang ibon, ang laki ng ulo. So kak na kak yung itsura niya. So pag tinignan nyo, kak na kak talaga, mga kalapatids. Kaya hindi kayo malilito kung kak nga ba talaga yan. Laking ibon, namamarako pa siya, mga kalapatids. So yan, ganyan siya mamarako, di na niya maipatong sa lapag yung kanyang paa. Dahil nga di niya matukod at maiksi na yung kanyang paa. Ayan, mga kalapatids, kung nakikita nyo naman, malakas pa rin bumarako. So ayan, napakagandang ibon. So nasagot ko na yung tanong nyo, nakakabarako pa siya, kaso hirap siya pumatong. So kung ang ibon nyo is onti lang yung nabawas sa paa niya, is makakabarako pa yan, mga kalapatids. Pero pag ganito na medyo malaki, hirap na yan mamarako, mga kalapatids, kasi di na nga nila maipatong yung paa nila. So ayan, palagi na lang nakaangat. At ganyan na siya mamarako, nakaangat pa din yung paa niya. So ayan.
o napakita ko na sa inyo yung malalang na putulan ng paa mga kalapatid. So ibabalik na natin to sa kapares niya mga kalapatid, at baka magtampo pa yung kapares niya kasi may linilimliman yung isang itlog doon mga kalapatid, na itlog ng pula natin kasi hinihintay pa natin yung sitter na mangitlog. So hindi pa nga nangingitlog. Balik na natin to mga kalapatid. So ayan, hirap na hirap nga siya maglakad. So yan, kawawa mga kalapatid, pero napakagandang kalapate oh. So sulit na sulit yung pera natin na pinambili dito sa ibon na to kahit nagkaganyan yung pa. So nabili nga natin to, may singsing pa mga kalapatid. Tayo lang yung nakawala ng paa niya. Kaya sorry, sayang. So balik na natin to. So ayan nga yung kapares niya na basta natukod. So ayan, may isang itlog na nililimliman. So ito nga yung dalawang magsisitter ng Sading Ventura natin mga kalapatid. So ayan, wala pa silang egg. So meron na silang karton at basahan para in case na mangitlog sila, hindi sa bakal tatama yung itlog nila. So ayan, inaanda na natin to para magsitter mga kalapatid. So kung itatanong nyo kung nakakaroon na pa nga mga kalapatid, so pwede pa nating ikarera, is ang sagot ko ay pwedeng pwede mga kalapatid. Kaso baka bugbugi siya sa truck. So sa atin, minitos natin to sa Santa Maria, Bulacan, at nakauwi nga mga kalapatid. So ayan, magaling nga tong ibon na to at nakauwi pa kahit putol na yung paa niya, at naipit siya sa training box natin. So ayan nga lang. So anong oras na mga kalapatid? Time check, 4:50 na mga kalapatid ng hapon. 4:50 na. So magpapakain na nga tayo, baka pakainin pa ng iba. Nga nag-aakyatan na sila kasi pinakainan natin tong cut section natin. So nag-aakyatan na sila.